Kumusta kayong lahat? Alam niyo po guys, mayroong isa na tayong viewers na nagsabi doon na sa last na ating live stream. Nag-live stream kami at nag-comment siya doon na one of our subscriber ang sabi niya, kaboses daw natin si Pangulong Duterte. Sabi ko, natawa ako. Hindi man totoo yan. No? Malayo ang aming boses ni President Duterte kasi unang-una, ako po ay pag nagtagalog ay siyempre Tagalog. No? Si President Duterte man ay doon sa Davao yan, di ba? At magaling sa English ang ating presidente. No? Kaya sa nag-comment yan, anyway, I'm very thankful sa iyong comment dahil na-confirm mo ang aking boses sa ating presidente. Ano? At isa pa, maniwala ka. Anyway, I have to continue ang ating content. Ngayon, so, we have to be focused on our content at para inyong malaman na itong ating 1 piso na BSP series coins, guys. Ano? At may natuklasan na naman tayo. At siyempre, kailangan natin yang i-share sa inyo. Dahil ayaw ko naman din na ako lamang ang nakakatuklas nito. Siyempre, ayaw kong yun na nga, diba? Parang paulit-ulit na yung salita ko dito. So, dumiretso na tayo dito sa year na 2010. Ayan. Okay, guys. No? So, seryoso na tayo. So, pansinin nyo agad, guys, yung year 2010. Apat kasi yung variants nito, eh, no? Meron siyang itong nasa unahan, yung 33% niya, yung bold letters, yung reverse one po. Ayan po yung pinakamarami sa kasalukuyan na umiikot sa sirkulasyon. At bold letters lang, reverse one. Tapos yung sumunod, 2010, 13% lang. Also, bold letters lang din, reverse two. At ayan ang kanyang value, no? 30 pesos. At ito nga sumunod na 2010 din. Ito siya, no? 0.3%. Reverse 3. Ayan, at napakababa. Yung 2010 na yan, meron po tayo niyan hawak na isa niyan. At yung sumunod ay also bold letters, reverse 3. So, I think pareho lang ito, guys, no? Kasi bold letters, reverse 3, reverse 3 din. So, pareho lang ito. At sumobra lang yung pagkakalagay niyan. So, tatlo ang variant na meron ditong record sa lista. At kung mapapansin nyo, no, wala siyang cross. Walang cross. No? Kaya ngayon, kaya ako pinakita muna sa inyo to para mamaya meron na kayong clue. O, meron kayong clue at alam na ninyo ang inyong i-comment at sapagkat hindi ko po yun ipapaliwanag. Eh. No? Hindi ko ipapaliwanag yung tulad ng dati. Katulad yung last na content natin. Diba? Kung naaalala ninyo, hinayaan ko po kayo na kayo ang kumilatis at ganun din ang ipapakita ko sa yung video niya, yung picture niya. No? Papakita natin yan para hayaan ulit natin na kayo naman ang kumilatis. Sa ganun, masanay po kayo tumingin sa mga pagkakaiba o yung mga variety. Lalong-lalo na itong mga piso na ito. Eh. Kasi marami pa tayong hindi nahahawakan, especially yung mga rare na 1 piso, no? So maniwala ka, no, kung hindi mo makikilatis, no, so problema mo yan, no? Wala tayong pakialam dyan. Alright, guys, so meron ako nga tatlong year 2015 na halos almost circulated yung tatlo na yan. Itong nasa kaliwa, no, yung pababa na yan, puro 2015 yan. At meron din tayong tatlong 2010 na nandito sa kanan. Yung pababa na yan, nasa kanan. Puro 2010 yan. Pero tabi-tabi ko na lang sila para mas madali ninyong makikita yung kanilang pagkakaiba. So, ang gagawin nyo lang din, guys, kilatisin nyo mabuti. At hayaan ko ulit kayo na kayo naman ang kumilatis
At ang makikita nyo nga yung pagkakaiba tulad kanina yung, di ba, sa may alumista, no? Kung maalala nyo, wala pong pros doon. So mayroon agad kayong clue. Ngayon, tayo natin yung ilaw para mas madali nyo makikita. Ayan, sa medyo malayuan, may napansin na ba kayo? 2015 sa kaliwa, 2010 yung nasa kanan. Yung tatlo kasi na yan, napansin ko. Sabi ko, mukhang iba ito. At ayan, hahayaan ko kayo na kayo naman na humusga dyan, guys. Itong nasa kaliwa, yung mga 2015 na yan. Ayan ang kinangan ng mga common coin 2015. At kapag uncirculated ang kondisyon ng mga common coin, ang kinangan is almost black siya, di ba? Pero bakit itong 2010 na nakuha ko yung tatlo? Ayan o, ibang-iba siya. Pansin nyo na, guys. So mag-iwan kayo ng comment kung ano sa tingin nyo yung inyong napansin at inyong pagkikilatis dito sa 2010. At mukhang itong 2010 na ito, mukhang mayroon pang hindi na i-re-record doon sa Numista, no? So ito ang ating ebidensya dyan, meron tayong pinapakita. And dito gawa-gawa lang, di po ba? So, sa mga talagang nag-search yung mga nangongoleksyon dyan na mahilig, no? Yung mahilig kumilatis sa mga coins. Ayan, ito na yon. Layo natin. Kahit sa malayo siya, guys, makikita nyo na yung pagkakaiba nitong dalawa na to. No? Ayan. Maganda siya. Itong 2010 natin. Kung ano sa tingin nyo, guys, ha, i-comment nyo. Comment kayo dyan. Kompletuhin po ninyo. Walang problema kahit mahaba. Mas maganda nga po yung mahaba. Mas masasabi ninyo kung ano yung gusto ninyong sabihin sa inyong napansin dito sa ating 2010 One Piece of BSP Series Coins. Ito. So, yan. So, hindi na natin kailangan i-zoom, guys, no? Hindi na natin kailangan ng super zoom kahit hindi pa yun nakasuma. Kikita nyo naman kaagad, eh. Yan, no? Napakaganda, guys, ng 2010 na yan. Kaya i-comment nyo agad, guys, kung ano ang napansin nyo, kung ano ba. Kung ano ba meron dito sa 2010 na ito. Ano ba yan? Hindi ko muna, no, hayaan ko kayo dyan. No? Kaya mukhang meron naman tayong bagong hahanapin at bagong mapag-uusapan sa 2010. So, mag-iwan kayo ng comment at yan, andito na lang ang ating content ngayon. At sa mga bago dyan sa ating channel, subscribe na po kayo at i-on ang notification bell para palagi kayong updated at siyempre mag-join sa ating membership at yung mga dati nang nakapag-subscribe sa atin. Paki-join na rin po, guys, para sulit ang pagiging ang ating pagiging samahan dito sa Kalimay Online. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang ating content ngayon. No, guys, until next time po. God bless you all. I'm out.